Hello guys, welcome to my vlog. Bale ngayon, yan, nakikita nyo yung ano na yan, kakantuhin natin yan. Yan, kasi hindi pa yan nakantuhan. So yun yung gagawin natin. Bale, nakapaglagay na ako ng tansi. Ito yung tansi, nasa hulog yan. Sinulugong ko yan mula dito sa, mula dun sa taas, sa baba. Tapos, tamang-tama yan na nakaplush siya dito sa may bandang door jamb. Ayan, ito. Kasi nahulog, nakasahulog naman yung door jamb. Oh, siyempre susunod din yan sa hulog. Ayan, yung angle na yan. Tapos dito sa kabila, ayan, kasi may dati ng palitada yan. Yun, susunod na rin lang yung ano dyan, palitada sa may tansi. Ayun, kasi nasa hulog din naman yan. So yun, mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano kinakantuhan tong ano na to. Kantuhan ng ano, tindahan. Bale, unang ginawa ko dyan guys, bago tayo magpalitada, binasa ko muna yan ng tubig syempre, para mas maganda yung kapit ng halo natin. Tapos, tatalsikan natin una yung sa may kanto, kasi yan yung ano, pinakamahirap gawin. So, yung kung ano yung pinakamahirap, yun ang unahin natin. Yan guys. So ayan, natalsikan na natin yung ano, kanto. Unang ano yan, napitigan na natin yan. Huwag natin biglain, kasi pag binigla mo yan, baka bibigay. So habang hinihintay natin matuyo ng konti, bagya, yan, dito muna banda. Babanatan natin yan para mahabol na. Yun, saka natin lang natin balikan ito mamaya pag medyo matigas-tigas na. Kaya ako pinitikan yan guys, yan, pinitikan ko yan kasi medyo makapal, kasi habulin natin yung flush door, yung door jamb. Yan, nahabol ko kasi yung kapal ng ano, door jamb, kaya medyo makapal, kaya pinitikan ko muna bago ko pinahiran. Yan, kasi hindi mo naman siya makukuha sa pahid lang pag medyo makapal, kailangan mo talagang talsikan muna, pitikan mo muna. So eto, medyo tuyo na yung kanto nya. Yan ang pagkakanto guys, kailangan lang talaga ng tiyaga, huwag mong madaliin, kasi pag minadali mo yan, maaaring bumagsak. Yun. So ganun lang guys. Guys, bali yung mixture natin sa para sa palitada is isang bag ng semento, dalawang kaon na buhangin. Yun. Pero pag sa kanto, yan, pag kanto, ako, ano yan, dinadagdagan ko ng semento. Dinadagdagan ko ng semento para makapit siya, kasi kanto nga siya. So yun, tapos yung timpla guys, ito yung medyo ano na, malabnaw pag mag-finish ka na. Tingnan nyo guys, ganito yan, double angle, ganito lang yan. Dapat dalawang anggulo kuha mo na agad. Yan, practice lang ng practice guys, makukuha mo rin lang. Ayun, tapos tatanggalin mo lang yung mga halong sumobra. Ganun. Maganda yung ganun guys, pag nagtikip ka, doble yung angle. Dalawang angle na yung nakukuha mo para isang bato na lang, isang bato lang, okay na yung dalawa. So, ayan. Ganyan siya guys. Ganyan. So, yun. Ulitin natin dito sa baba. Kailangan lang talaga ng tiyaga guys, kasi medyo may kahirapan talaga. Okay. Tingnan nyo yung kamay ko guys. Ayan. Tapos, ayan. Yun. Yun. Kailangan malabnaw yung ano guys, yung halo na matapang para kumapit siya. Kasi pag tuyo yan, pag tuyo, hindi mo yan mapapakapit. Subukan natin. Ayan. Pag
medyo tuyo guys. Ayan, bubukol-bukol siya. Hindi siya maganda. So kailangan mong basahin yung halo para ano, saka yung matapang siya. Yun guys, hanggang mamaya. Tatapusin ko lang dito hanggang doon sa baba. Yun. Yan guys, ngayong konti na lang yung ano, distansya ng tansi sa may kantuhan. Yun, konti na lang. Ang gagawin mo dyan, papahiram mo na lang ng medyo malabnaw na ano. Ganito na lang gagawin mo guys. Kasi konti na nga lang yung ano, bago mo makuha yung talagang kanto. So, gagamitan mo na lang na siya ng yan. Ganyan. Tapos, dun sa kabila. Yan. Dito naman sa kabila. Ano na lang guys, kasi konting ano na lang yan. Konting bahay na lang, makukuha mo na yung kanto. Yan. Ganun at ganun lang guys, hanggang sa makuha mo mula baba, hanggang taas. Tapos hintay mo lang na matuyo bago mo siya radelahin. Bali, kakantuhin natin to guys, gamit lang ng ano, kutsara saka radelang kahoy. Yun. Ayan na siya guys, nabara ko na siya ng isang beses. Binara ko yung ano, pinaka-walling niya para alam ko yung ano, malalim. Para makuha natin yung tamang ano niya, angle niya. So, flat na flat talaga siya. So ayan na siya guys, dito sa gilid, ganyan. Ayan yung itsura niya. So babarahin ko ulit gamit na ito. Ayan, bara na yan. Para makuha ko na yung pagka-flat niya bago ko kantuhin yan. Papadaanan ng radelang kahoy. Ayan, tapos na siya guys. Finish ko na. Yung ano na lang, pinaglagyan na lang ng tansi sa taas, saka dito sa may bandang baba. Ngayon, napansin nyo, medyo ano yan guys, magaspang. So, gamitan natin ng foam para ano, puminish siya. Ayan. So, yan na siya. Ngayon, para lalong ano siya, kuminis, gagamitan natin siya ng, papadaanan natin siya ng ano, ito, radelang bakal.
Bale, ayan na yung kinalabasan ng gawa natin, guys. Yung pagkanto. Na gamit lamang yung, ano, radelang kahoy sa kayong kutsara. Yun, kinantuan natin yan. Ayan. So, pansin nyo, mas kuminis siya, guys, nung napadaanan siya ng radelang bakal. Yun. So, yun muna, guys. Hope na may natutunan na naman kayo sa vlog ko na to. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Pahit nyo na rin yung notification bell. Tapos, palike na rin. Hanggang sa susunod. Paalam!